Gagawa tayo ng square cut guide. Gagamit gagamitan natin ng 1/4 na plywood. Kakatin natin yung ano plywood. Gagamitan natin ng cutter blade. Ito pinakamadaling paraan para magputol ng 1/4 na plywood. Mabilis ang ano lang. Dapat niya ay 10 inches by 15. Yung lapad naman ito, hindi naman kailangan 10 inches by 15. Pwede namang 8, pwedeng 7, depende kung anong size ang makukuha niyo. At kung ang size ang kailangan niyo. Tapos dahil circular saw ang gagamitin natin sa kanya as gagawaan ng guide. Itong side na to, dito tayo magka-cut. Dito tayo maglalagay ng guide. So susukatin natin kung gaano kalayo mula sa blade doon sa guided side. 5 and 7/8. Lalagpasan natin siya ng almost 1/4. 1/4, 6 and 1/8. So guguhitan natin siya ng 6 and 1/8. Baka sumena. Pwede natin siyang guhitan ng diretso doon sa 6 and 1/8, or kung meron kayong scriber rule, 6 and 1/8. Check nga na kung ano buwa-buwa siya dito. Yan, linaw. Tapos lalagyan natin siya ng guide dito sa side na to. Doon. Good. Yung paglagay ng guide, kailangan manipis lang para hindi tatama yung motor ng circular saw, kasi magiging obstruction pag slide eh. Yan o, diba? Sa maximum depth na masiset ng circular saw. Is this the maximum? Yun ang maximum. Ayan, clear na. Gamitan natin siya ng mabisang pandikit. Pinakamabisang pandikit sa balat ng lupa. Ang tigde 5 piso o 10 piso yata ito. Kaya tunak ng ganito? 6 pesos? Yung ilalagay niyong guide, siguraduhin yung pantay. Hindi, kung hindi kayo makita ng pantay, any kahoy, pantayin yun. Kailangan pantay siya, zero click, walang clearance, pantay. Tapos yung side na nakita nyong pantay, mark up nyo. Yan. Para yun yung side na ilalagay nyo, yun yung na-check nyo na pantay. Lagyan ng glue.
lagyan natin siya ng glue para mag-stay siya doon bago natin siya lagyan ng screw. Maraming glue. Kung 6 pesos lang yung pandigit, mga halagang 4 pesos ilagay nyo. Ganun ba yun? Yun. Pantay yun. Tapos daganan nyo ng mga dalawang araw. 2 minutes lang. O, sabi mo, 1 minute. O, baka wala pang isang minuto. Pwede na. Yung dumikit na. Tapos nalagyan siya ng screw sa kabila. Paano ba natin makikita kung nasa yung gitna? Yun. Ganun. Nag-inantit natin siya ng marking. Yan. From the other side. Kapitang side na tayo. Siguro tatlong screw pwede na. 1, 2, 3. Kailangan natin ng pilot hole. Kailangan pa ba ito? Kailangan kasi medyo rough yung thread. Nagwala. Tapos i-flush niyo yung ulo ng screw. Kailangan hindi siya obstructed sa ilalim. Kailangan pantay. Tapos yung mga dulo ng tornilyo, grinder na lang. Pa tayo nag-i-introduce ng mga tools nito. So ito na yung nagawa natin. Kakatin natin to, tapos kakatin natin to para doon sa guide niya. Ano ba maganda pang cut dito? Maganda pag ito. Mas dramatic na. Ito may guide na tayo. So, kailangan na natin siyang katin. Dahil 1/4 lang siya, bawasan natin yung ano natin. Bawasan natin yung kayabangan itong ano na to. Lock it up. Oy, perang baterya. Ba, nagana. Kakatin natin ang sobra. Kailangan natin katin tong side na to para magparallel siya dito sa guide natin. Doon din tayo mag-i-square. Siyempre kailangan muna natin siyang katin para ma-final natin yung parallel niya bago tayo maglagay ng guide sa ilalim.
sana ay huwag madaliin ang cut para siguradong square. Tapos ilagay natin siya ng malapit lang para meron tayo ibay na guide. Yun o. Kung lagyan na kaya natin ng wax. Alam mo wax dyan. Lagyan na natin siya ng wax para maging madulas na siya. Kasi pag galing sa sanding medyo nangangagat ng agat siya. Cut. Ikaw ba nung kalabanin mo yung 1/4? Ang laki-laki mo. Tayong guide. Ito na yung final cut ng gilid. Dito ngayon tayo mag-i-square. Siguro mga 2 inches. Magawin natin mga 2.5. Kapag ginagamit siya yung held niya dito, dito ka magka-cut. So dito tayo maglalagay ng guide sa bottom para doon sa squaring niya. Wala naman siguro ang gumaganito. May gumaganito ba? Ah, siguro. Dito lang. So, nalagyan natin siya na from the bottom ng 2 inch. Huwag nyo nang iparallel yung buhet dahil i-square natin. So, ito yung side natin ng cutting. Doon tayo mag-i-square. Nasaan na yung kahoy? Ito. Yung kahoy natin, huwag masyadong malapad, huwag masyadong makapal. Enough lang para doon sa surface ng pang-ano. Tapos from the top naman tayo. Ito medyo. Kahoy. Oh. Ba ang size ng kahoy? From the top. Lapis. Para sa screw. Lagyan natin ng isang pirasong screw. Huwag muna natin lalagyan ng screw yung kabila. Lubog yung ulo. Tapos luwagan ng konti. Konti lang. Diba sabi ko konti lang.
Tapos galing sa cut side, nalagyan mo ng square. Skwala. Skwalahin ngayon natin 'to. Tapos paano natin 'to mapapastate dito? Ng square. Square. Lagyan natin ng clamp. Kung gusto nyo square na square silipin nyo, maigi. Dahil once na hindi nyo na-square to, lahat ng cut na dadaan dito hindi square. Lagyan ko siya ng screw dito doon sa sinukat natin na pagka-square niya. If sinukat ulit natin 'to at hindi pa rin siya, hindi naman siya square o gumalaw siya dahil sa pagkakabarina, pwede ka maglipat ng tumilo anywhere diyan sa mga malapit dito. Pero tingin ko okay na 'to. Yan, pwede natin tanggalin yung clamp at supatin ulit kung square talaga siya. Square naman. So ito yung basic na pang paggawa nun ng square cut guide, square cut jig. So kailangan testingin natin kung square talaga siya. Ano ba tinetesting niya? Scrap wood ba to? Ayun no, diba? Bago natin siya testingin, cutin muna natin yung excess nung ginawa nating ano, guide. Para sa 3/4. So, kakatin muna natin itong sobra. Game. Tinatamaan kasi kinat na natin. So pantay na rin yung guide natin. So ito yung ating testing fit. Paano ba? Malalaman. Ito yung ating mahiwagang lapis. Mostly lang magpuputol naman kayo, mayroon ng guhit eh. Or spatin niyo yung haba. 21 16 yata ito. Oh, sa 20. Kakatin ko siya sa 20. Kakatin ko siya sa 20. Yan yung 20. So, ilalagay ko yung guide ko doon sa buhet. Ang sukat ko ng 20 is kakainin yung buhet para sa 20. Matin natin siya kung accurate siya, kung accurate yung accuracy ng pagiging square niya. Siyempre 20. Tapos yung squareness niya, dahil dito tayo naglagay ng guide, dito kami mag-guide, dito mo ginagyan ng guide. Ayun, lapit sa katotohanan. Super square siya. Ta? Lapit pa? Ha? Tapos i-improve nyo to. O paano ba i-improve?
Paano ba i-improve to? Ang problema niya, ang makikita niyong ano dito, na kailangan i-improve is masyado siya madulas. At paano niyo ba i-improve? Di kita ng sandpaper sa ilalim. Pwede. Sandpaper siguro. 100 o kahit mga 60, magaspang na. Di kita niyo yan. Diyan. May, ano, super glue lang. Super glue para hindi masyadong makapal yung pandikit kasi pag ginamitan nyo pa ng wood glue, matagal pa matuyo, lalagyan nyo pa ng pressure, bukol-bukol pa, super glue na lang. Ako hindi ko nalalagyan kasi okay na sa akin to. Pero kasi, paano mo ba siya hahawakan habang nagka-cut ka? Kasi halimbawa gusto kong cutin to. Tanggalin natin ang blade. Tanggalin natin ang battery. Saan ba tayo hahawak? Dahil dito lang yung cut niya, pwede siyang ganyan sa table. Silipin nyo lang, huwag lang lalap, huwag nyo lang tatamaan yung table. Ang dulas eh, di ba? Pwedeng dito na lang humawak. Oh, dito tayo hahawak sa side na to. Paano pa natin i-improve dito yung hawakan? Natin kung pwede natin lagyan ng piraso ng kahoy. Iyon yung pinagputulan kanina. Iyon ah. Iyon ah. So, copy natin ito. Lagay ko dito para makahawak ako doon. Ito paano pag malapad yung kahoy? Dito banda. Hanap na. Paano pag maliit yung kahoy? Hindi. Pinakamaganda niya dito na. Iyan. Nasa lang ang ating mahiwagong super glue. So, saan na lumalabas? Tapos putulin natin yung mga excess. May wagang sander. Ilugin na lang natin itong corner ng ito. Alisin natin yung pagano. Yun. Nagare, cutter. Cutter na lang. Thank you.
na tayo. Square guide. Square cut guide. Ang baterya. Yan pa lang. So ayun. Square na square talaga siya. Kahit anong gawin ko ayaw eh. Square na talaga eh. Perfect na eh. Pag perfect na yung cut. Super glue ulit. Super glue mabisa. Huwag na natin i-unscrew para lagyan ng glue. Lagyan na lang ng glue sa ano, sa mga corner. Papasok na yan sa loob or enough na yan para hindi siya gumalaw. Okay. Ayan na, tutuyuin na lang yung glue. So okay na. Seconds lang, tuyo na yung glue. Hindi, ang bilis. Meron na kagad tayong cross cut ano, square guide. Kung nagustuhan nyo yung video, kung na makita nyo na interesting at medyo nakatulong sa inyo, syempre papasalamat kami kung nagustuhan nyo yung video. Tapos subscribe kayo sa YouTube channel namin, Adstech Woodworks, saka sa paki-like na lang, tapos paki-share. Ito yung Craig Square Cut. Ganyan-ganyan din yung ginawa natin. Pero ito, plastic na nabibili. Ganoon din, kaya lang, ito lang yung, ito yung guide nyo. Is this working? Parang triangle. Diba? Parang triangle.